Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel, KAALAMAN Online. Nagbabalik. At sa mga bago lang po sa ating channel, please po huwag po ninyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pag may bago tayong content, mauuna ka at hindi mapag-iiwanan kapag may bagong mga impormasyon tayong inihahatid. Okay guys, diretso tayo dito. Ano? Ang ating pong content ngayon ay ito pong 5 piso BSP series coins na year 1997. Kasi alam niyo po may mga nagtatanong kung alin daw ang mas malaki ang value. Yung bang 1997 na may mint mark or yung 1997 na walang mint mark. Ayan, alam niyo po guys kasi sa mga hindi pa nakakalam yung wala pong mint mark na 1997, imported po ito. Sa Canada po ito ginawa. Ayan po. At yung meron pong mint mark, ito po yan ginawa sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan. At bago lang tayo pumunta guys, ano, mamaya kasi titingnan natin kung alin nga ba talaga ang mas maganda ang value rito, mas malaki ang value sa dalawang ito. Pupunta tayo sa Numista at sa NGC. Ayan. Dalawang website ang ating pupuntahan para ma-compare natin kung alin ang mas malaki ang value rito. Pero bago yan, ano, guys, pansin niyo po itong isa kong 1997 na walang mint mark. Kasi pansin ko agad eh. Ito pong letter S niya. Palagay ko error coin po ito eh. Yan, yung Republika ng Pilipinas na lettering niya. Pagdating po dito sa dulo yung Pilipinas, yung letter S po, eh malayo. Parang naliligaw na siya eh. Oh. Usually dapat nakadikit po yun sa letter A. Ayan, pansinin po ninyo kung meron po kayong mga 5 piso dyan. Di po ba? Meron kasi ako ditong mga 1997 din. Kinumpare ko. Itong isa na ito, malayo nga yung letter S niya. So, maaari nga error coin po ito. Ayan. Comment nyo guys kung meron po kayo 1997 dyan na kung malayo din ba yung letter S. Para malaman natin kung error coin ba ito. Ayan. Tapos, punta na tayo sa Numista at sa NGC. Hello guys. Search natin sa Google. Ayan. 1975 piso BSP coin. Hanapin natin yung numista.com. Ito ang Numista. Buti lang medyo mabilis ang ating data ngayon. Ito guys, 5 piso. Ayan. Meron din tayo kung pupuko sa kanya. Oops. Umabalik na ito aking kasi kung nagka-cancel na siya kusa eh. Yung kailangan na talaga ng kapalit nito guys. Comment nyo nga guys kung meron kayong mumurahing cellphone dyan na sa 100 binibenta. Tayo open nyo sa akin para mapalitan ko na itong aking cellphone. Ayan. Kaya lang logo. I mean mint mark ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan siya. Tapos ayan. Meron tatlong uri ang 5 piso natin guys. Die 1, die 2, at die 3. Pag-aralan po ninyo guys yung mga impormasyon na makukuha sa ating mga BSP series coins para malaman ninyo lahat-lahat ang kanya mga uri. Okay guys, ito 1997, 37% yung nasa una. Number 1, RCM. Ibig sabihin po ng RCM, Royal Canadian Minted. Ayan. Gawa sa Canada without designer initial. Small lettering, small Emilio Aguinaldo. Ayan po yung gawa sa Canada, no? Sa very good condition, may value na rito guys. 19, fine, 9. Tapos sa very fine, 14. Extra fine is 36.50. At sa uncirculated condition guys, maganda na rin ang value. 43.91. Ayan. Tapos itong pangalawa, Obers 1 with a mint mark and designer. Initials below of a shoulder of Emilio Aguinaldo. Very fine at extra fine lang guys ang may value rito sa very fine 14 pesos na very extra fine halos pareho lang 14.83. so ang ibig sabihin po nito guys itong RCM minted mas marami po mas nagiging mabenta rito sa Numista. Pero para sa akin guys ano, pareho lang ang value na itong dalawa na to, yung may mint mark at walang mint mark. Pero mas mababa po ang porsyento nitong may mint mark. Ayan kasi 9% lang siya. No? So, mas madalang siya. So, may advice ko sa inyo. Kung magkukulik kayo nito, yung may mint mark po ang inyong
koleksyon nila habang maaga pa, habang meron pa tayo nakikita nito, kasi baka hindi magtagal, baka maging mandalang na rin ito eh. Ayan. So tapos punta tayo sa NGC para tingnan natin kung magkano ang value nitong dalawa na to. Okay, ito guys, panibagong search tayo. Meron na akong NGC dito sa aking home screen. Click ko lang yan. So yan, World Coin Price Guide, NGC. Ang ibig sabihin po guys ng NGC ay Numismatic Guarantee Corporation. Ito pong corporation na to ang nagbibigay ng mga value, lalo na doon sa mga rare coin sa buong mundo po. International po kasi itong NGC na to. Kaya masasabi ko nga talagang ibibigay nilang value sa mga bawat barya is accurate po yan. Kasi mga numismaster po ang nagbibigay ng mga value, hindi po mga basta-basta nga collector lang, ano? Hindi basta-basta collector ito mga to. Mga numismaster po ito. Kaya kung ano po yung value na ibibigay nila sa mga coin, ayan, yun po ang halaga noon. At yun po ay mabibenta sa ganung halaga. Ayan. So, punta na tayo dito, ano? Okay, ayan guys, 1997 struck, yung nasa unan, yun po yung gawa sa Canada at yung sumunod yung gawa dito sa BSP. Diretso tayo dito sa grid na 65, ano, para mabilis tayo. Ito guys, ano, shortcut ko na, kinat ko na siya para mabilis lang. Kita nyo itong 1.80 tsaka 2.50. Ayan, yung nasa unahan na yan at yung pangalawa, pareho pong 1997 yan. Itong nasa unahan, yung RCM. Ayan, yung pangalawa is yung sa BSP, ano. So, pareho lang po sila ng value. So, ayan, nakasabali na sagot na po ang mga katanungan ng marami na kung alin ba yung mas may value. Pareho lang po sila. Pero tulad ang sabi ko kanina, yung pong may mint mark ang inyong pagpukusan, kasi mukhang mas mababa po yung mintage na nino. At baka hindi magtagal maging madalang na po yan. So, ayun po guys, ang kabuhan natin content ngayon. Ano, maraming salamat puli sa mabawal sa ating channel. Huwag po niyo kalimutang mag-subscribe at i-on po yung notification bell para palagi po kayo ma-update. So, until next time po, God bless you all. I'm out.